kung magluluto ka ng gulay, dapat colorful. Hindi yung iisang klase lang ng color ng gulay. Kasi enticing kasi sa mata ng bata yung makulay. At paano mo siya ipe-prepare? I mean, katulad nga nung pinakita ni Miss Anna kanina na may mga presentation yung food, actually, dapat kahit simpleng pagkain lang yan. Let's say, yun nga, meron akong ginagawa na tortang Macau, yung tinatawag na recipe na tortang Macau. Actually, lahat, repolyo. Pero, ang meat lang nun, ang meat is 20%, ang repolyo 80%. Ayan, yung burger na yan, like this one, burger. The burger one is a plant-based burger. Wala talaga, totally walang meat. Pero, ang lasa niya, lasang meat. Just because, doon sa mga ingredients na pinagsama-sama mo. So, lahat ng nakatikim yan, akala talaga nila may meat. Pero wala, kasi dapat, hahanap ka ng alternative na similar doon sa medyo may lasa ng meat. Parang ganun siya. So, yung meat is a plant-based patty na some of the ingredients niyan is tofu, mushroom. Isang tip, mag-around the world cooking ka. Sabihin mo, oh kids, ngayong tanghali, Japanese tayo. Pero, may incorporate mo pa rin yung vegetable. Like, gagawa ka ng tempura. So, di ba meron shrimp tempura? Veggie. So, magte-tempura ka rin ng veggie. Kontian mo lang yung shrimp, pero damihan mo yung veggie. Katulad nung nasa picture, gumawa ako ng dessert. Actually, nice. Dessert na yan, papaya yan. Papaya. So, yung papaya cake, hindi alam ng tao na papaya yan. Nung sinabi ko lang, nang nakakain na sila. Tapos, usual din na ginagawa mo ng cake. Ngayon, kung gusto mo talaga ng mas healthy, meron kasi tayong mga sugar na ginagamit. So, yung mga alternative. So, meron akong ginagamit na sugar na half sugar, half stevia. So, meron akong ang tawag doon, sugar light. So, let's say gagamit ka ng isang cup na sugar. When you use sugar light, half cup lang. So, talagang nabawasan yung calorie mo. Plus, sasamahan mo pa siya ng either ng fruits or di kaya ng vegetable. Actually, yung cake na yan, sabi ko nga nung dinidemo ko yan, actually, hindi lang siya papaya. Pwede rin carrot, pwede rin na sayote. Siguro parang sasabi, weird sayote. Sayote cake? Yes, pwede siya. Hindi siya, kasi ang lasa ng sayote, kapag fresh siya, sa totoo, ang fresh na sayote, may something sweetness. Hindi naman siya mapait eh. Tama, so, pwede siya. Like po kami dito sa DOST FNRI, nag-formulate po kami nung mga katulad niyo nakikita niyo, yung leche flan na po yan, yan po yung tinatawag namin squash leche flan, no? So, yan po ay napaka-nutritious. So, pati po ang dami ng gatas niya, hindi po ganun katamis. Kung naglalagay tayo ng condensed milk, ganun din po at mas nutritious siya kasi nga po ay may kalabasa. And then sa kabila naman po, ito ay kutsinta. Ito ay squash kutsinta, no? So hindi po alam ng bata na nakakakain siya ng kutsinta. And then meron pa rin po kami yung katulad yung nakikita nyo kanina, parang meatballs. So yan po ay fish balls, no? Yung fish balls po na yan na ngayon maraming mga bata yung bumibili sa labas, no? Pwede po nating lahukan, no? Katulad niyan, minasang kalabasa o kaya in-strain, no? Katulad po ng sinasabi ni ma'am kanina, kung gumagawa po siya ng langgonisa, si chef, meron po kami dito yung sinasabi nating high fiber sausage, no? So yung aming sausage po, nilagyan po namin yan ng sapal ng niyog. Okay? Kasi po as extender po siya. As extender naman po. Kasi alam naman po natin na yung ang high fiber po ang mga pagkain, nakaka-lower po ng blood sugar at saka hindi rin po agad-agad tumataas din ang nagkakaroon ng hypertensive yung mga tao. Siguro po magandang strategy yung halimbawa nasugatan. Tapos ginamot mo yung sugat niya. Tapos sasabihin mo, ayan, tignan mo, hindi dumire-diretso yung dugo kasi
meron kang magandang source ng vitamin K. Alam mo ba yung vitamin K? Pampaampat yan ng dugo, kaya nakukuha yan sa mga ganitong klaseng pagkain. Pwede natin i-encourage one way din po para ma-encourage natin yung mga bata to eat vegetable, yung pong ating gardening, no? So kahit na wala po tayong lugar, pwede po natin gawin yan. Isama po natin sila, no, sa pagtatanim. Kamukha po, kunyari, kung ang paborito ng anak mo yung kangkong. So encourage mo sa anak, tanim tayo ng kangkong, no? Kahit man sa maliit na pot, kahit na po walang lugar, yun yung lagi natin na-encourage. Actually, yan po makikita nyo, tanim ko po yan, no? Yan po yung anak ko na mahilig po siya sa kangkong, sa sinigang. So, naisipan ko nga po, since pandemic, in-encourage ko siya. Tsaka in-introduce ko din po, no? Habang tinagtatanim, nagle-lecture ako, no? About the fiber, the vitamins and minerals ng kangkong. And then, yan pong sibuyas, nakita nyo, diyan ko lang po nilagay yan sa, ano, di ba? Sa basyo ng ice cream. Okay? So, kami po ay nasa second floor lang, nasa bintana lang po yan, no? Nilalabas ko lang para maarawan. Yan po yung magandang encouragement sa mga bata. Tsaka makikita po nila yung value. Yung value po na kailangan pa na talaga, kahit na effort ka talaga, no, kahit na ma-effort ka, pero you will get more of the positive way, of positive impact, the benefits ng vegetables. At saka may sense of ownership ito, kasi para lang kayo naglaro ng bata, di ba? Bonding moment, no, sa pagtatanim nyo. And then ma-encourage talaga siya, kasi siya yung magdidilig, no? So maraming factor ang naibigay mo sa kanya na mga benefits na pwede niyang dalhin hanggang paglaki niya.